Yan, kita nyo sa likod. Yan, yung malakasal na yan. Napaka-expensive. Alam nyo ba, ang isang gabi dyan, guys, ay nakakahalaga lang naman ng... Attention passengers, we've now reached our destination. Hello, guys! Welcome po sa Buhay Canada! Yo, what's up mga katitin? Welcome back to my channel, Team Passes Vlogs. And for today's video, guys, ayan, nandito po kami ngayon sa Banff, ayan, sa Canada, sa Alberta. So, ngayon, guys, ay naka-check-in kami dito sa isang hotel sa may Banff Avenue. Itong Moose, anong hotel to? Moose Hotel Suites dito sa may Banff, Canada. Ayan. So, meron kaming gala ng family. Actually, taon-taon pumupunta kami dito ng Banff. So ayan, dahil vlogger na tayo, so papakita ko sa inyo ang iba, ilan sa mga hindi pa natin napasyalan na mga gandang pasyalan dito sa Banff. Ayan, so kita nyo naman, napakalupit ng ating background. Ayan, yung mga Rocky Mountains nakikita nyo. So to, later on, papakita ko sa inyo yung mga ibang magagandang pasyalan dito sa Banff at Canmore. Ayan. So ayun nga pala, guys, sa mga bago sa aking channel, huwag mo kong kalimutang isubscribe, ayan, mag-comment na rin, mag-like, at hit ang aking notification bell para lagi nga updated sa aking mga videos pa na i-upload. Ayan, tara guys, itour ko muna kayo dito sa palibot ng hotel at magsimula na tayong mag-vlog. Ayan guys, nandito kami sa loob ng hotel. Ito yung aming room. Ayan, so hindi namin nakuha yung taas ng room kasi puno na, laging fully book itong hotel na ito kasi napakaganda ng hotel na to. So dito kami sa pinakababa, pero okay lang, maganda naman yung nakuha naming rooms. Ayan, ayan. Tapos meron ditong balcony sa labas. Hi Ibo. What do you call this? What do you call that? A balcony, right? Ayan, so ito yung labas niya. Ayan yung hotel niya, yung labas niya. Ayan. Tapos yung loob niya ito. Ayan. Go inside, go inside. It's hot outside. Ayan. Yun. So, ayan guys. Pahinga lang kami saglit. Tapos, start na nung aming mga pupuntahan. So, see ya! A few moments later. Dito na ako sa labas, guys. Ayan, kita nyo yung nasa likod ko. Ayan, so ayan yung isa sa pinaka expensive, actually siya yung pinaka expensive hotel dito sa Banff. Ayan, ayan, kita nyo sa likod. Ayan, yung malakasal na yan, napaka expensive. Alam nyo ba, ang isang gabi dyan, guys, ay nakakahalaga lang naman ng 1,500 Canadian dollars per night ang isang gabi dyan sa hotel na yan. Ganun kamahal, diba? So hindi ko pa na-experience yung mag-check-in dyan kasi sayang yung pera. 1,500, huwag na lang, uy, diba? So bahala na kayo dyan kung gusto nyo mag-check-in. So yan, so akit tayo dito sa hagdan. Tataas tayo para makita natin yung magandang view na itong malapalasyong hotel na to, yung nakikita nyo dun sa dulo. Ayan, so tara na. That's a Baguio. You know Baguio? Kasama ko si Kuya Paul. Magsit ka naman. Ayan. Kasama ko si Kuya Paul at saka yung mga kasama sa sasakyan. Actually, tatlong sasakyan kami. Ayan. Ito si si Sisko, pagod na. Ayan. Si Enzo. Si Sian. Oh, hello. Ayan. And then, ayun guys. Ayun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ayan. Ayan. Ayan siya. Ayan siya. Ayan. Ito. Ito. Ito mga kasama din namin yan. Ayan. So tatlong sasakyan kami. Mga taga Edmonton sila.
Mga single daw. Yeah, so, ayun. Diba yung nakikita nyo ngayon, napakagandang castle, malakasil na hotel dito sa BAM. Ayun. So, ganito lang yung pinaka-site dito. So, ito, papasyalan lang talaga ng mga tao para magpa-picture kasi napakalupit ng view. Diba? Napakalupit ng view dito. Kita nyo, oh. So, ayun. Dun sa ilalim kasi nito, merong ilog na napakalagas ng agos ng magandang ilog dun sa baba. Ayan, iyon yung Bow River tinatawag. Ayan. So, isa na to, ito yung una naming pinuntahan dito sa BAM. So, meron pa kaming mga pupuntahan. So, check it out, guys. So, lipat naman tayo ng lugar sa baba. Baba naman tayo dun sa may river. River. Yep. I-tour ko dun sa may river, yung sa may Bow Viewpoint ba yun? Bow River Rare. Medium rare. Yan, iiko tayo doon. Saglit lang. Mga guys, nandito na kami sa Bow River Valley. Tama ba? Bow River Valley. Nakita nyo yung napakagandang falls doon sa dulo na yun. Umaagos. Nung last kami pumunta rito, frozen pa yung kalahati nito. May yellow pa yung last year na paga yung punta namin. Pero, yan, kita nyo yun, maganda. Kasi summer na. Maganda talaga siyang mga pagtuturan, mga dang views, yun. So, meron din dun sa pataas na yun nakikita yun sa dulo. Ayun. So, pwedeng mamasyal dun. Tapos makikita nyo yung magandang view dito sa Bow River Valley. Ayan. Okay, so, andito pa rin ako sa may Bow Valley River. So, namamasyal kami at sinushoot ko nga itong vlog na to. At accidentally, nandito yung aking nakasama dun sa vlog ng Binibiring Marikit, yung napanood nyo namin. Andito si Mariel. Ayan. Mag-hi ka naman, Mariel, sa ating mga viewers dyan. Ayan. Ayan, nakita ulit kami ni Mariel. Nakita ulit kami ng Binibiring Marikit. Ayan. So, walang plano na. Dito. Ayan. Bukas pabalik na kami ng Edmonton. Oo, kami ngayon. Ngayon lang kayo. Ayan. So, ayun guys. So, papunta muna tayo doon. Kasama ko kayo doon sa maya. Sa taas tayo doon. Ayan, papakita namin sa inyo yung views naman doon sa may taas, tapos ito sa baba. Ayun, ayan. Ayun guys, paakyat na tayo dito sa taas na para makita natin yung pinaka-views ng magandang falls na to sa baba. Ayan, napakataas. So, kids, ingat kayo. Hi, Enzo! Hi! Say hi muna ka. Hi! 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 Hi daw. Hi, diba? Nagawa yung Enzo. Yun. Dito na tayo sa taas. Careful! Oh, ayan. So, ayun. Wow! Ayan, ang ganda, oh. Oh. Ayun. Pakinig niyo yung ingay ng falls. Yung natural na ingay niya. So, napaka-ingay ng falls dito, diba? Napakaganda. So, kaya lang tumatahimik ang falls na to, guys. Pag winter, ayan. Pag nagiging yellow na, itong tubig na to, mananahimik na siya. Ayan. So, habang summer, mainit ang lugar na to, active na active talaga yung ating yung falls na to. Napakaganda. Ayan. So, maraming beses na kaming nakapunta dito. Lagi namin pinabalik-balikan kasi maganda talaga ang views na to. Isa sa mga pasyalan dito sa BAM na dinarayo ng mga tao. Mga local tourists lang ngayon kasi wala pa tayong mga international tourists. Bawal pang mag-travel. So, medyo kokonti pa nga yung mga tourist na nandito sa BAM. Ayan.
the next day. Yung tulay na yan, actually ayan ay dyan tumatawid yung mga bear, yung mga animals dito sa Rocky Mountain. So nag-provide talaga sila ng para pinaka ano niya, ang tawag sa ganun, yung pinaka tulay na dinadaanan ng mga bear. Yan, shout out kay Bear. Ayun. So drive lang tayo kami sa ano, sa Lake Louise Lake. So ito yung ilang beses na naming napuntahan na lake, pero hindi ako masyadong nakapag-vlog nung time na yon. So ngayon papakita ko ulit sa inyo yung napakagandang Lake Louise Lake dito sa Banff, Alberta. Ayan. So pakita ko nasa harapan ko. Ayan, napakagandang lake. Ayan. Yan, ito yung Lake Louise Lake dito sa Banff, Canada. No, napakarami dito mga vlogger na pumupunta. Binablog din nila. Pinapakita nila yung napagandang lake dito sa Lake Louise. So, napakarami itong papasyalan. Siguro yung isang araw mo, hindi talaga kakayanin mapuntahan yung lahat. So, hindi mo talaga kaya kasi yung mga ano, yung mga lugar nila, iba't iba yung travel. Merong inaabot ng 1 hour papunta dun sa kabilang lake. So, hindi talaga kakayanin. So talaga pag pupunta kayo dito, kung taga Canada ka, so aabutin ka ng mga days. Kung gusto mo talagang 3 days, 4 days, kung talagang maabot mo lahat. So dahil one night lang kami dito sa Banff, so limited lang yung mga pupuntahan naming lugar. So hindi namin mapupuntahan lahat. Ayan. Saka especially pag puno na kasi yung mga parking space nila, hindi na nagpapapasok. Ayan. May limit lang yung parking ng mga sasakyan. So pag full na, so the next day na or pag nag-available na ulit yung kanilang mga parking. Ayan. Kasama namin, medyo nahuli sila kasi nahirapan sila mag-park. Anong pangalan mo? John po kaya. Mananawagan po siya, nawawala po siya nga. Wala yung 20 ko. Pero pa naman yun. Tapos nandito yung kapatid niya. Anong pangalan mo kapatid nito? Hi po, hello. Hello guys. Welcome to my guys. Nahihiya pa sila, nahihiya pa. Shoutout ka muna, shoutout. Shoutout ko muna sa mga tropa kong taga Bohol, mga Dota players, sila Balod, Domo, Mix. Iba pa. Yan, sige, sana mapanood nila to. Pakisabi mo na rin sa kanila, isubscribe nila si Team Passes Vlogs. Ayan. So nandito pa rin si Kuya Paul, yung aming palaging kasama. Nahuli sila kasi nagkaroon ng nahirapan sa parking. So nabanggit ko nga, sobrang punuan ang mga parking. So limit lang talaga yung pumupuntang mga visitors dito. Tingnan nyo ba, local visitors pero puno pa rin. Eh what if open pa for international visitors? Talagang punong-puno ang mga tourist spot dito sa Canada. May visitors man international o wala, pinupuntahan to ng mga local Canadians dito sa Canada. Ayan. So dito sa harap ng Lake Louise, meron ditong isang malaking hotel. Anong hotel nga to? Fairmont, di ba? Yung Fairmont Hotel, ayun. Yung isa rin sa expensive hotel dito. Ayan. So ang per night dito ay pag nasa $1,000. Kailangan nyo ng driver. Ito lang si Kuya Mark. Libre lang si Kuya Mark. One night lang yung bayan. Meron dito yung nagtatago na ay magpakita sa camera. Ito po. Nahihiya sila sa camera. Nahihiya sa camera. Ang driver namin si Boss Mark. Si Boss Mark. Ito yung boss namin. Shout out. Yun. So kasi ano, kami pumunta dito. Tatlo kaming sasakyan para mga taga Edmonton. So nagkayayaan kami kahit meron tayong pandemic, pero ingat pa rin ang social distancing, kailangan na ipatupad pa rin, importante yan. Yun. So ingat-ingat po tayo pagka tayo ay magta-travel dito sa ating mga pupuntahan. Ayan, mga destination. A few moments later. Yung tubig dito sa lake,
pag inanin siyang ganyan, ano siya, masyado siyang malamig siya. Malamig ng tubig. Yung parang ano, para talagang yung ano, parang yung tubig na nilagay nyo ng yelo sa pitsel, di ba? Tapos, iinumin nyo yung tubig, yung malamig na malamig, na ganun kalamig yung tubig. Pero, summer dito ha, kasi napakalamig pa rin dito. Tignan mo. So, eh, hindi mo kakayanin siguro pag naligo ka dito talagang ang lamig talaga, ang lamig. Yan, sarap dito. Nung last year kami pumunta dito, yun na sumakay kami nung, yan, nung ganyang boat. Ayan, sumakay kami ng boat. So, doon yung parentahan ng boat, yung nakikita nyo doon sa may, yan, sa may dulo na yan. 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 Yan, ang renta doon ng boat nasa, I think, mga $120 for 30 to 45 minutes lang. Ganun kamahal. Ayan. Marami ding mga namamangka dito. Ayan. Masaya. Masarap ma-experience yung mga ganung bagay-bagay. Yung mga ganung bagay-bagay. Ayan. Ayan. Tapos ngayon, so we're going to different location naman. So itatry namin yung ibang naming mapapasyalan dun sa may kabilang iyon. Sa may, I think sa may Lake Louise sa gondola naman. Pero I am not sure kasi depende yun sa parking availability ng isang lugar. Pagka kasi hindi na available yung parking, so hindi na sila nagpapapasok. May limit lang talaga yung mga visitor na pinapapunta nila. Some friends here from Saskatoon, right? Yeah. So, what's your name? Janae. Janae and you? Segu and you? Maria. Nice to meet you. Yeah, so, you. This is Tim Passes. My channel, my YouTube channel is Tim Passes Vlog. So we're doing like about a life of Filipinos in Canada. I say don't forget to subscribe. We will. For sure, don't forget to subscribe. Okay.